Hi guys, magandang araw at meron tayong tanggap na isang Vivo Y17, so walang power. So test muna natin to kung anong sira. So ayun, balik tarin natin. So ayun, full shortage siya guys. So ito guys, binigay sa akin na isang technician. So ginagawa nila, hindi na magawa-gawa. Ang sabi ay ano daw, so program, pero hindi ito program. So tinest ko, grounded nga. So ang lumalabas kasi sa charging niya is 0.6 lang sa sigmatic charging. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys kung paano natin hanapin ang mga ganitong sakit. So ito guys, gagamitan natin ng short killer kung saan banda ang lalabas na area ang sira. Kasi itong banda sa may power amplifier ang umiinit. So titest natin to guys, kung babaklasin natin yung frame para malaman natin kung saan banda dito sa diode na to ang may sira. So yun ang ano nya guys, sariwan sariwa pa siya. So ako pa lang ang gagalaw. So tatanggalin muna natin yung camera para hindi masira, baka matamaan ng init. May tendensing masusunog. So ganun ang gagawin nyo guys, baklasin nyo muna yung camera bago kayo mag reheat. Kasi ang pinaka-importante nyan, kasi kunting sagi lang ng init, lumalabo na yung lens. So iniiwasan natin na ano, tsaka ito guys, takpan nyo itong mga terminal kasi madaling masunog siya. So ganun yung ginagawa dito. So iingatan nyo yung bawat mga parts na madaling masunog, yun ang iiwasan nyo. So ayan guys, initin muna natin. So babaklasin natin tong area na to, yung plate na to, para malaman natin kung anong diode ang sira. Kasi pag mga ganun guys, pag full shorted, so kadalasan diode yung mga problema dito. So titingnan natin kung saan dito ang mga weak na pyesa lalabas dito. So ang gagamitin natin na short killer ay strong power. So yun ang gagamitin natin. So papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit natin dito. So antayin muna natin, maangat natin. So pag nagangat kayo nito guys, dahan-dahan lang para hindi masira yung layout. Huwag nyo biglain ng bunot para hindi mapunit yung mga layout nito. So ito na guys, titingnan natin. Bubugahan muna natin ng insenso kung alin dito ang umiinit. Kasi parte dito na part ang madalas umiinit pag tinamaan ng short killer. So ang nangyayari guys, ang sakit na mga ganito, pinapatay yung cellphone. So hindi siya nagcha-charge, hindi, ang sabi kasi ng technician, program nila, akala nila program pero hindi to program. Hindi nila na-tester na shorted pala. So try lang natin kung lalabas ba siya. So ngayon hindi lumabas, baka nandito sa kabila. So bugahan muna natin yung kabila. Kasi may weak din na, parang may leak na konti. So konting diode lang yung leak nito. So ito yung sikreto guys kung paano siya hanapin. So basta ang style dito guys, huwag nyo lang madaliin, tsagain nyo lang siya na hanapin. Saka nyo tatamaan ng short killer kung ano yung lumalabas. So ayun guys, lumabas na siya. So nakita natin yung nasunog, yung biglang nangitim, yun yung shorted. So titingnan natin, bubugahan pa natin ulit para makita nyo talaga. So iso-zoom natin para makita nyo talaga kung alin dito yung na pupunit. So yung nasa bandang upper, yan ang nasusunog ito. Ito yung ano, ito yung diode ang nasusunog. So ganyan lang kaliit guys, ay nagka-cost na siya ng ano, no power. So pinapatay niya yung cellphone. So ganun lang kaliit na diode, nagkakaroon na tayo ng error. So ganun lang siya kasimple guys. Kung may mga tanggap kayo ng mga patay, huwag kaagad-agad kayo mag ano, galaw. So itester nyo muna kung grounded siya o hindi. So kung grounded guys, mas madali siya gawin kasi meron tayong short killer. Kung mga sa mga baguhan guys, may mga short killer kayo. So ang suggest ko lang guys na ano, na short killer na ginagamit ay strong power dahil napakatibay talaga. Yan guys, tingnan natin kung ano yung mangingitim dito guys. Yun yung sira. So tingnan natin para makita nyo. Yun o. So ang unang iitim, yun ang sira.
pack. Yun yung sa ibabaw, guys. Yung sa ibabaw ang may sira. So, i-disable natin to. Itong diode na yan, i-disable natin yan. So, wag na natin palitan. No? Hayaan na natin na open na lang siya. So, tinanggal na natin, guys. So, yan lang, guys. Ang napakaliit, pero yan ang nagkukos ng patay ang cellphone. So, tingnan natin kung meron pa. So, ayan, wala na. So, ang kagandahan nito, guys, itong strong power, itong gamit natin na short killer. Kaya 3.9 volts lang ang gamit ko. Lumabas agad yung sira. So, ganun lang kadali, guys. So, ito lang, guys. So, napaka-simple at sa napaka-tibay ng strong power. And, guys, ang dami na dumaan sa akin na short killer. Ito lang ang tumagal kasi kayang bumuhay ng mga battery na sira. So, di katulad ng ibang short killer, sablay na madaling masira. Nakatatlo na akong short killer, pero ito lang ang pinakamaganda sa akin. Hanggang ngayon, talagang survive talaga siya. So, hindi siya basta-basta nasisira. Di katulad ng ibang short killer, wala, sablay. So, guys, i-assemble na natin para makita natin kung nag-charge siya. So, pag nag-charge, guys, ibig sabihin normal na yon. So, yun, makita nyo kung ano yung resulta. So, ganun lang siya ka-basic gumawa ng cellphone. So, sa mga baguhan, guys, basta ang payo ko lang aral para madali nyo matutunan. Tsaka, huwag ka agad-agad na. Kung mas maganda, may mga gamit kayo, mag-invest kayo ng gamit, mas maganda kasi sigurado na bawat gawa nyo ay hindi matatapon. At saka kung may mga tanggap kayo, madali nyo talaga magawa. So sa umpisa lang naman na medyo mahirap, pero pag natutunan mo na kung ano yung mga diskarte, madali lang gumawa. At saka sa mga ganitong Android, bihira ang mga software. Ang kadalasan dito hardware nasira. Kasi sa software, automatic update lang naman kadalasan. So, nasisira lang pag in-update kung may tama yung plus IC. So, check natin kung mag-charge. So, tingnan natin. Antayin. Ayun, gumana. So, yun guys. 101% yung ginawa natin. So, ibig sabihin, yun lang talaga ang sira. So, hopefully guys, ko sa video natin na ito, sana meron kayong matutunan na idea kung paano hanapin ang mga ganitong sira na grounded. So, simple lang siya, guys. Basta may tester kayo, itest nyo muna para malaman nyo kagad kung ano yung possible. Kung grounded ba siya o hindi. Kasi madali natin matrace kung anong sira. Kung grounded naman, mayroon kang short killer. So, guys, sana kung bago ka man sa channel ko, pa-like na lang at saka pa-subscribe para ma-update ko kayo sa mga bagong upload natin. So, I hope na may natutunan na naman kayo sa kunting tutorial natin. So, see you in the next video ulit. So, I hope na makakatulong ito sa inyo. So, ayos na. So, ibibigay na natin sa co-technician natin. So, salamat guys.